Malaking bahagi ng Metro Manila binaha dulot ng ulang dala ng pinagsamang epekto ng bagyong Karina at Habagat. National Capital Region isinailalim na sa State of Calamity. Problema sa drainage at sobrang dami ng ibinuhos na tubig ulan dahilan ng pagtaas ng tubig sa maraming lugar ayon sa Metropolitan Manila Development Authority. Bilang ng mga individual na nasawi bunsod ng bagyong Karina, umabot na sa 8 batay sa tala ng National Disaster Risk Reduction Council. At Karina, isa ng super typhoon ayon sa PAGASA. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Agad na ipinatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan upang malaman ang naging pagtugon ng gobyerno sa mga lugar na naapektuhan ng pagbaha dulot ng walang tigil na pag-ulan. Pinatitiyak ni PBBM ang agarang tulong sa mga apektadong pamilya lalo na sa lugar na malalayo at mahirap puntahan. Ito ang balita ni Nel Maribuho. You work with the OCD together. You can so that you can again focus your attention on those areas that we will have to service that are presently isolated. Pinatututukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga ahensya ng pamahalaan ang mga isolated area o mga lugar na mahirap na puntahan sa ngayon dahil sa mga pagbaha dulot ng walang tigil na pag-ulan. Ito ang binigyan diin ng Pangulo sa situation briefing sa National Disaster Risk Reduction and Management Council sa Camp Emilio Aguinaldo sa Quezon City kanina. Ayon kay PBBM, mahalaga na agad rin silang mabigyan ng tulong, lalo na ng makakain. Importante yun kasi yung mga yan, hindi na kumain na ng ilang araw. So, as soon as possible, dapat naka-ready na yung ipapasok natin. Because we know that they are the priority and critical ang situation nila. Of course, we are providing assistance to outside of the evacuation centers. Tiniyak naman ng Department of Social Welfare and Development na sapat ang nakapreposition ng mga relief goods at may nakahandang standby funds para sa mga naapektuhan ng kalamidad. Mr. President, currently we have a total of more than 1 million FFPs and other food items and non-food items with a total standby funds plus na standby funds of 2.6 billion. Ipinaalala naman ng Pangulo na bago magpakawala ng tubig sa mga dam ay dapat na ilipat na sa mga evacuation center ang mga maapektuhang residente. Have they opened it already? Mahal na Pangulo, yung Info and Binga Dam ay nag-open na po. Pero 5 a.m. po kanina ay nag-abiso po ang sa mga regional sa mga areas na aabutan. And but nabisuhan lang o napadala natin ang napadala natin ng tulong na para pag-evacuate. That's what we need to do kasi just be warned, it's not enough. They have to be moved to a safer place at least hanggang bumabaan ng days. Ipapaubaya naman ni PBBM sa mga local government unit o LGU ang pagdedeklara ng state of calamity. Dagdag ni PBBM, handa naman siya na magdeklara ng nationwide state of calamity kung kinakailangan na. Usually, ang state of calamity is the LGU executive. Okay, alright. Pag regional, it's because rasa sabay-sabay. Pagiging calamity sa pagka three regions ang involved, then already the national has come in. Okay. That's a national calamity already. Wala na kami choice to pass it ng national. But it's up to the local communities to decide because they know best. They know best what they need. Kapag naideklara ang state of calamity, magagamit ng mga LGU ang kanilang calamity funds sa pagtugon sa pangangailangan ng mga naapektuhan ng kalamidad. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Isinailalim na sa state of calamity ang buong Metro Manila kaugnay ng nararanasang malawakang pagbaha dahil sa pag-ulang dulot ng habagat. Samantala, umakyat na sa 8 ang naitalang nasawi dahil sa bagyong Karina. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale live. Ryan, gaano karami na ba ang mga apektado ng pagbaha sa Metro Manila? Babalikan natin ang pag-uulat na yan ni Ryan Lacanlale. Lumagpas na sa capacity ang isang evacuation center sa Marikina City dahil sa dami ng mga residenteng kinailangang ilikas kaninang umaga. Nanawagan naman ng ayudang pagkain ang ilang residente para makatagal sila sa evacuation site. At mula sa Marikina City, ito ang balita ni JP Nunez live. JP, kumusta ngayon ang sitwasyon ng mga evacuee dyan sa Marikina City? Victor, yung ibang mga residente na nagsilikas kaninang umaga nung nasa second alarm pa lang ang Marikina River ay nakapwesto sila sa loob ng mga classroom ng H. Bautista Elementary School na nagsisilbi ngayong evacuation center. Pero yung mga nagsilikas nung nasa third alarm na yung ilog kaninang hapon ay nakapwesto na sa labas dahil punuan na yung mga classroom. Nasa higit 1,000 individual lamang ang capacity ng H. Bautista Elementary School sa Marikina City para sa mga evacuee. Pero bandang alas 3 kanina, lagpas na sa 3,000 individual ang nagsilika sa evacuation center na mula sa mga area malapit dito sa eskwelahan. Ayon sa mga residente, hindi nila inaasahang muling nga apaw ang Marikina River at aabutin na ang kanilang mga tahanan. Yung iba sa kanila, may mga second floor ang bahay, pero kahit mataas na ito ay inabot pa rin umano ng tubig. Ayon sa ilang mga evacuee, hinayaan na nila ang mga gamit nilang naiwan sa bahay na malubog sa baha at inuna na nilang iligtas ang kanilang mga buhay. Yung ibang mga evacuee, wala ng classroom na mapwestuhan, kaya sa covered court muna sila o kaya naman doon sa mga hallway at hagdan ng eskwelahan. Ayon sa mga nagpapasilitate ng evacuation area, hinihintay lang nila yung mga coaster na maghahatid sa ibang mga evacuee para ilipat ng ibang evacuation site yung mga nagsilikas. At bandang alas 2 naman kanina, nawala ng kuryente dito sa evacuation center, kaya wala silang mga ilaw at hindi rin makapag-charge ng mga gadget. Patuloy namang nagrarasyon ng pagkain dito ang Marikina City LGU para sa lahat ng mga evacuee. At sa ngayon, Victor, dito sa Marikina City, bumubuhos pa rin yung malakas na ulan. Nawawalang konti, nagiging ambon, pero malakas pa rin pagka bumubugso. Ayon nga dun sa mga residenteng nagsilikas, ay maihahalin tulad nila yung sitwasyon ngayon noong tumama ang Bagyong Undoy noong 2009 at Bagyong Ulysses noong 2020. Yan muna ang ating latest live. Balik sa'yo, Victor. JP, kung ang solusyong gagawin ng mga namamahala dyan sa evacuation center ay ilipat itong ibang mga evacuee sa ibang lugar, sa ibang mga evacuation centers din, would you know kung kaya naman silang i-accommodate doon sa mga sa ibang evacuation center since hindi lang naman diyan sa area na 'yan mayroong isinagawang evacuation diyan sa may Marikina City. Ayon dun sa mga facilitator natin, tayo kasi Victor hindi na natin naikot yung ibang mga evacuation center na on-site kasi kanina yung mga area dito sa Marikina talagang yung kahit yung mga kalsada ay nagkaroon na rin ng mataas na tubig kaya hindi natin mailusong yung sasakyan. Pero ayon dun sa mga facilitator, ang ginagawa nila, ikinoko-coordinate nila doon sa lokal na pamahalaan para malaman kung saan yung mga area na meron pang pwedeng mapaglipatan ng mga
ibang evacuee. Pero ayon din sa kanila, yung kahit yung ibang mga evacuation center, nagiging punuan na din dahil nga dun sa dami ng mga residente na nagsilikas ngayon. Victor? Pag-uusap naman sa supplies, JP, kumusta yung supplies dyan sa evacuation center na yan? Sapat pa ba? Kinukulang na? Nakakakain naman yung mga evacuees na nandyan? Victor, yung mismong lokal na pamahalaan ng Marikina City, kompleto sila, meron silang naibibigay na rasyon doon sa mga residente. At nung tinanong natin mga residente, ay napakain naman sila mula kaninang umaga hanggang ngayong hapon, yung kanilang tanghalian at hanggang ngayong hapon. Pero kung sila daw ang tatanungin, nais nilang manawagan ng pagkain na pwedeng ma-donate sa kanila, pati yung mga damit. Dahil nga, yung mga lugar nila ay talagang inaasahan nila na inabot na ng tubig ngayon at wala na rin silang ibang pagkukunan ng pagkain. At yung mga damit naman nilang naiwan ay talagang kung hindi tinangay ng baha, ay baka hindi na rin nila mapakinabangan. Victor? So, sa supplies, okay naman. Ang kailangan lang talaga ay mailipat sila sa ibang lugar para may maayos naman silang mahihigaan mamayang gabi. Ganun ba? Yes, oo. Ganun nga, Victor. Lalo na yung mga ibang mga residente, kasi meron tayong nakita na nag-i-stay sila dun sa area ng hagdan ng eskwelahan na meron ding dalang mga bata. Eh, ang lugar doon ay medyo basa yung kanilang lugar, hindi nila maihiga yung mga bata. Kaya mas maganda kung mailipat na sila ng ibang evacuation para yung mga sanggol na dala nila ay may ayos nila ng higaan at hindi sila mahirapan. Dahil yung ibang area ng evacuation dun sa eskwelahan, yung mga area ng hagdanan, ang pwesto lang nila doon na inuupuan ay yung monoblock. Unlike kapag nandun sila sa loob ng mismong classroom, pwede nilang maihiga ng komportable yung mga bata at makapaglatag sila. Kaya yun yung una nilang gustong mangyari, na mailipat muna sila at maihanap ng ibang evacuation center para maging komportable sila. Victor? JP, yung tubig naman dyan, wala namang problema dyan sa evacuation center na yan? Hindi natin na-check mismo yung kung meron silang inumin. Pero may ilan tayo residente nakita na may baon sila na mga bottled water. Pero kasama rin yun sa idinaday nila na kailangan din para din dun sa kung ilang araw din silang tatagal dito sa evacuation center. Kalakip nung pagkain, kailangan din nila ng malilinis na tubig na maiinom. Victor? Kumusta yung level ng tubig sa Marikina River? Patuloy pa rin bang tumataas? Dun sa monitoring natin ng Marikina City Rescue 161, kanina umabot na sa halos 21 meters bago tayo umere ng ngayong alas 5. At nakita natin talagang tumataas pa rin yung level ng tubig at mabilis yung, batay dun sa obserbasyon din ng mga residente, mabilis yung nagiging pag-angat ng tubig. At malapit na yan dun, Victor, sa kagaya ng sinabi ng mga residente, yung ondoy kasi ay nasa 21.5 meters yung inabot ng level ng tubig. Yung Ulysses naman nung 2020, nasa 22 meters. Ibig sabihin, yung level ngayon ng tubig sa Marikina River, nasa isang metro na lang mahigit yung kulang bago siya lumagpas doon sa level na inabot ng ondoy at saka Ulysses. Kaya yung mga residente rin na nakausap natin kanina, nangangamba sila na ganun ulit yung maging resulta doon sa mga bahay na kanilang iniwan. Victor? So, kung ganyan, aabot na ng 21 meters yung level ng tubig dyan sa may Marikina River, ibig sabihin, nagpapatuloy pa rin ba yung pagsasagawa ng forced evacuation at ano yung mga challenges ba na hinaharap ng ating mga rescuers dyan sa Marikina City, JP? Sa ngayon, ang nakuha lang natin na impormasyon, Victor, patuloy pa rin naman yung ginagawang rescue dun sa ibang mga residente na kinakailangan pang ilikas batay dun sa inire-report ng mga residente sa mga otoridad. Pero yung specific na details pa dun sa ginagawang operasyon ng DRRMO, hindi pa kasi natin sila napuntahan kanina at hindi pa rin natin na contact yung ating point person.
kaya hindi pa natin mabigay ng detalye. Pero nakita natin dun sa mga post ng mga authority kagaya ng Bureau of Fire Protection tsaka yung City Disaster Risk Reduction and Management Office ng Marikina, tuloy-tuloy yung ginagawang rescue. At kapag ka meron daw residente na kailangan ilikas, itatawag lang doon sa kanilang mga hotline number para agad ma-rescue yung ating yung mga residente dito sa Marikina City. Victor? Alright, maraming salamat JP Nunez. Mag-iingat kayo dyan sa Marikina City. Balikan po natin ang pag-uulat ni Ryan Lacanlale dahil isinailalim na sa state of calamity ang buong Metro Manila kaugnay ng nararanasang malawakang pagbaha dahil sa pag-ulang dulot ng habagat. At umakyat na rin sa 8 ang naitalang nasawi dahil sa bagyong Karina. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale live. Ryan, gaano karami na ba ang apektado ng pagbaha dito sa Metro Manila? Vic, sa ngayon ay wala pang ibinibigay na eksaktong figures ang DILG kung gaano karami na yung mga apektado. Kasi talagang sa pag-meeting ng mga mayors ay isa-isa silang nagulat tungkol sa at paka-apektado sa kanilang mga lugar. Pero dahil meron ang mga ilang mayors na wala dahil busy pa sila sa pag-rescue sa kanilang mga constituent dahil yung mga tatlong siyudad ngayon na nawala kanina ay mga apektado talaga ng pagbaha gaya ng Marikina at Valenzuela. Sa pagpupulong ng Metro Manila Council ngayong hapon, 12 ang dumalo mula sa 17 mayor. Lahat ng mga dumalo sa pagpupulong ay sumang-ayon sa pagdideklara ng state of calamity. There's a motion to declare Metro Manila in a state of calamity by Mayor Francis Zamora and by Chairman Don, seconded by Mayor Lani Cayetano. The motion is hereby approved that Metro Manila is now in a state of calamity. Hindi naman nakadalo sa meeting ang mga alkalde ng Malabon, Marikina, Valenzuela, Las Piñas at Parañaque. Pero ayon kay DILG Secretary Benhar Avalos, hindi ibig sabihin nito ay hindi sila sang-ayon sa deklarasyon. Obviously, it's Malabon na medyo may problema. Of course, Marikina, si Mayor, may problema. Valenzuela, malaki din ang problema. Now, of course, affected din ang Las Piñas and Parañaque. I'm sure makikiisa din sila rito. Dahil naman sa deklarasyon ng state of calamity, magagamit na ng mga LGU sa Metro Manila ang kani-kanilang mga calamity fund para mapabilis ang pagtugon sa mga naapektuhan ng malawakang pagbaha. Isa sa pinakamalubhang naapektuhan ng baha ay ang Quezon City na mayroong halos 22,000 na individual o katumbas ng 7,231 na families na inilikas sa mga evacuation center. Mayroon ding 30 kalsada sa Quezon City na hindi madaanan at lahat ng ito ay mga pangunahing kalsada sa syudad. 80 mula sa 142 barangay ang lubog sa tubig baha. So meron po kaming mga evacuation centers talaga, pero napuno na po ang mga ito. Kaya napilitan na po kami gamitin ang mga simbahan, ang mga covered courts, ang mga barangay hall, ang mga paaralan. So, yung evacuation center na gamit na po natin. Nag-request na rin daw sila ng tulong sa DSWD para sa relief operations sa mga evacuation center at karagdagan rescue boat. Ang nabotas naman, nasa 80% ng kanilang bayan ang apektado na. May mga lugar daw na lampas taon na ang baha. Bago pa manalasa ang bagyo, nasira ang kanilang floodway kaya nakaragdag ito sa pagbaha. May ilang syudad naman na hindi masyadong naapektuhan ng baha pero willing daw silang tumulong sa ibang syudad gaya ng Makati. Ito kasi po ang nakikita kong problema ngayon, no? Marami tayong evacuees. Probably from Marikina, from Manaba, nakita ni Mayor Joy 22. Siguro magtulungan na lang tayo just in case hindi kayanin ng LGU evacuation.
I could task MMDA right now na tignan yung ibang optional no sites na po pwede at makisuyo sa ibang LGU yung hindi masyadong affected, yung mga neighboring. No? Magtulungan na lang po dahil I could just imagine kung dumiretso ito kung saan tayo maglalagay ng tao. Ang San Juan nagdeklara na ng suspension sa pasok bukas sa lahat ng antas ng paaralan at maging sa pasok sa gobyerno, maliban sa mga essential workers. Ang pamahalaang lungsod ng Maynila ay nagdeklara na rin ng walang pasok sa lahat ng antas ng paaralan. Ang pasok naman sa gobyerno, pag-aaralan pa raw nila, kasama sa mga walang pasok ang mga state university. Ang Mandaluyong wala na rin pasok sa lahat ng antas ng paaralan. Inatasan ni Secretary Avalos ang MMDA na ipunin at i-post na lamang sa kanilang social media ang deklarasyon ng pasok sa mga lokal na pamahalaan sa Maynila para walang maging makalimutan. Bukod naman sa Metro Manila, may ilan ding lugar dito sa bansa na isinailalim sa state calamity, kabilang na dyan ang bayan ng Pinamalayan sa Oriental Mindoro, Kabakan sa Cotabato, Ikit sa Cotabato, at isa pang bayan sa Abad Santos, Davao Occidental. Sa opisyal na ulat ng NDRRMC, mayroon ng naitadalang 8 na nasawi sa buong bansa dahil sa epekto ng Bagyong Karina. 2 ang injured at 1 ang nawawala. Karamihan sa mga nasawi ay dahil natabunan ng landslide at pagkalunod. 76 na kalsada naman ang hindi madaanan at umabot na sa mahigit 882,000 ang apektadong individual. Pero inaasahang lalaki pa ang bilang na ito dahil nagpapatuloy pa rin ang pananalasa ng bagyo. Ang MMDA, Victor, meron daw silang nakaantabay na 4,000 na mga modular tent na pwede nilang ipahiram at 19 na truck sa mga mangangailangan ng tulong dito sa Metro Manila. Yun muna ang latest mula dito sa tanggapan ng MMDA. Balik sa iyo. Ryan, doon sa monitoring natin, isa sa binabanggit nitong mga mayors ng Metro Manila, lalo na doon sa mga heavily affected nitong mga pagbaha, ay yung kakulangan nila sa rescue boats. Meron bang tugon dito ang DILG at ang MMDA kung paano sila matutulungan? Yun nga yung sinasabi ni Secretary Benhur Avalos kanina na magtutulungan na lamang itong mga LGU na willing, kasi may mga ilang mga LGU na hindi naman masyadong malubha yung pagbaha sa kanilang lugar, tutulong sila dito sa ibang mga LGU na talagang hanggang ngayon ay nasa 70, 60, 80% ang kanilang mga syudad ay apektado na ng pagbaha. At siyempre tutulong din itong MMDA doon sa pagdideploy. At inaasahan nga natin na pinapanalangin natin na hindi na ito magtutuloy-tuloy ang pagbaha dahil baka maubusan na tayo ng mga kagamitan para sa pagtulong. Lalo na nakikita natin itong Marikina ay patuloy pa yung pagtaas ng tubig, ng level ng tubig dyan. Kaya ito ang panawagan ng LGU o ng DILG na magtulungan na yung mga LGU na magkakalapit. Ryan, sa monitoring ng MMDA, dahil nandiyan ka sa may MMDA, gaano po ba karami yung mga kalsadang lubog sa baha, yung mga hindi talaga madadaanan? Dito sa Metro Manila, wala pa tayong datos kung gaano pa karami yung mga kalsadang binabaha. Pero inalimbawa nga natin kanina, itong Quezon City, na mayroong 30 mga pangunahing kalsada ang lubog pa rin sa tubig baha. At sabi nga ng DILG kanina, kung yung halimbawa itong mga Hamanaba area na hanggang ngayon ay lubog pa rin sa mga baha, may mga ina-evacuate pa rin, karamihan dun sa mga kalsada niyan ay baha pa rin talaga. Alright, maraming salamat, Ryan Lacanlale. Tumukod ang matinding traffic sa malaking bahagi ng North Luzon Expressway o NLEX, bunsod ng pagbaha sa ilang mga lugar sa may area ng Valenzuela at Meycauayan, Bulacan. Ayon kay Robin Ignacio, Senior Manager ng NLEX Esitex, nalubog sa baha ang north at southbound area ng Valenzuela at Meycauayan
dahilan para mahirapang makalusot ang mga sasakyan. Umabot ng halos lagpas tuhod ang tubig bunsod ng malalakas na pag-ulan. Dito sa may Valenzuela, more than 2 feet yung pinakamalalim na parte niya. Yung dito naman sa may Kawayan, baka around 2 feet po yun. Nagbukas na ng U-turn slot kanina upang makabalik ang mga sasakyan sa Balintawak at makalabas ng NLEX. Habang pinigil rin ang pagpapasok ng iba pang mga sasakyan sa Bukawe at Santa Rita Toll Plaza upang maiwasan na tumirik. Yes, sir. Dito sa may mula Santa Rita hanggang Balintawak Cloverleaf, lahat po ng entrance dyan ng southbound, hindi na po kami nagpapapasok. And then for the northbound, sarado na po ang Balintawak, galing EDSA. Ganun din po yung papasok ng Valenzuela, papasok ng May Kawayan at saka Marilao. Lahat ng classes actually ng sasakyan, hindi kayang dumaan po dito sa Valenzuela at saka May Kawayan, north and southbound po. Pinayuhan ng management ang mga motorista na iwasan munang dumaan sa NLEX sa ngayon dahil sa posibilidad na matangay ng malakas na agos ng tubig ang mga sasakyan, partikular na sa area ng Bukawe, Marilao at May Kawayan. Natrap sa loob ng kanilang mga bahay ang ilang mga residente sa Malabon bunsod ng matinding pagbaha. Base sa ilang social media post ng mga residente doon, marami sa mga residente ang umakyat na sa bubungan matapos na pasukin ng tubig ang kanilang mga bahay. Kani-kanyang likas rin ang ilang mga residente kung saan ipinasa na ang ilang matatanda at isinakay na sa planggana at binuhat ang mga bata. Sa isang video na nakunan sa Araneta Village sa Potrero, makikita na nasira ang ilang mga bahay sa lakas ng agos ng baha. Sa isa pang larawan mula naman sa bayan ng Tinajeros, makikitang nalubog sa tubig ang isang sasakyan. Sa dami ng kailangang i-rescue, may ilan ang hindi agad marating ng mga rescuer, habang ang iba naman ay nadala na sa evacuation centers. Tiniyak ng Meralco na nakabantay sila sa sitwasyon ng supply ng kuryente sa mga lugar na kanilang siniserbisyuhan sa gitna ng nararanasang malakas na pag-ulan at pagbaha sa iba't ibang mga lugar. Sa post ng Meralco kanina, pansamantalang tinanggal ng kanilang line crew ang supply ng kuryente sa barangay San Perfecto, San Juan City, bunsod ng pagbaha sa lugar. Layo nito na masigurong ligtas ang mga residente at walang sino man ang makukuryente. Nanghihingi ng pangunawa ang Meralco sa mga nawalan ng kuryente. Gayunman, tiniyak nito na agad rin nilang ibabalik ang supply o ang power supply kapag humupa na ang baha. Para sa lahat ng merong aberya sa kanilang supply ng kuryente, maaaring i-message ang Meralco sa kanilang hotline numbers o sa kanilang official social media accounts. Lalo pang lumakas at isa ng super typhoon ang bagyong Karina. Base sa forecast ng PAGASA, patuloy pa rin na palalakasin ng super typhoon ang southwest monsoon o habagat. Pakinggan natin ang latest weather forecast mula sa PAGASA. Magandang araw. Update na nga muna tayo sa minomonitor nating si Super Typhoon Karina ngayong araw ng Wednesday, July 24, 2024. Ito ngang, si Karina ay nag-intensify at ngayon ay nasa may Super Typhoon category na at pa-landfall na nga ito sa may Northern Taiwan area. At kanina alas 4 ng hapon, yung kanyang sentro ay nasa layong 380 kilometers hilaga ng Itbayat, Batanes. Nagtataglay ng lakas na hangin na 185 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 230 kilometers per hour. Kumikilos ito sa direksyong northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Ito naman yung track ni Karina. So may kita natin na reach na itong si Karina yung kanyang peak intensity as super typhoon at posible na maglandfall sa northern part ng Taiwan area. And then itong si Karina pagka-landfall niya sa may Taiwan, posibleng humina nga ulit ito,
maging typhoon category, and then posible na itong lumabas by tomorrow morning ng ating Philippine Area of Responsibility. Dahil pa rin kay Karina, nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa may Batanes area, Signal number 1 naman sa may Babuyan Islands, sa may northern portion ng mainland Cagayan at northern portion din ng Ilocos Norte. And also, kahit nga itong si Karina may kalayuan sa atin sa Metro Manila, nakakahatak nga ito ng southwest monsoon o habagat, kaya may nakataas tayo mga heavy rainfall warning. Ito ay release ng ating National Capital Region, PRSD. So as of 5 PM, naka-red rainfall warning tayo sa Metro Manila, Rizal, Bataan, Zambales, Bulacan at Pampanga. While orange warning naman sa may Tarlac. At yellow, heavy rainfall warning sa may Cavite, Batangas, Laguna, Nueva Ecija at portions ng Quezon area. Ano naman yung inaasahan natin? Yung sa mga malalakas na pag-ulan na maidudulot ni Karina, so 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan sa may Batanes at Babuyan Islands. So kagaya nga ng na-mention natin kanina, nakaka-enhance o napag-iiba yung nga nitong si Karina yung ating southwest monsoon o habagat, kaya asahan nga din natin yung moderate to intense rains for today, 100 to 200 millimeters of rain sa Metro Manila, Ilocos Region, Abra, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal at sa may Occidental Mindoro. 50 to 100 millimeters of rain for today sa may Cordillera Administrative Region, Nueva Ecija at sa nalalabing bahagi ng Calabarzon. For tomorrow, asahan naman natin 100 to 200 millimeters of rain sa may Benguet at Abra at 50-100 millimeters of rain sa Metro Manila, Cavite, Batanes, Babuyan Islands, nilalabing bahagi ng Ilocos Region, Abra, Benguet, Zambales, Bataan at sa may Occidental Mindoro. On Friday naman, 50 to 100 millimeters sa mga pag-ulan sa may Zambales, Bataan at sa may Benguet. So sa mga nakatira sa elevated or mountainous areas, posibleng mas mataas yung forecast rainfall sa area na yon. At ingat pa nga rin sa ating mga kababayan na nakatira sa mga flood-prone at landslide-prone areas dahil sa mga banta ng pagbaha o pagguho ng lupa. Lalo na rin sa mga inuulan ng mga nakaraang araw pa dahil saturated na yung lupa sa areas na yan. Sa malalakas na hangin naman, etong si Karina, ayun kagaya nga ng nababanggit natin kanina, nag-iibayo o napapalakas ang southwest monsoon o habagat. So posible nga yung malalakas na hangin o bugso ng malalakas na hangin for today sa region, Cordillera Administrative Region, Nueva Vizcaya, Quirino, eastern portion ng Isabela, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao sa may Barm at sa may Davao Region. For tomorrow naman, may Ilocos Region, sa may Cordillera Administrative Region, Nueva Vizcaya, Quirino, eastern portion ng Isabela, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Negros Occidental at sa may Northern Samar. By the way, mga malalakas na hangin, asahan naman natin sa may Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Nueva Vizcaya, Quirino, eastern portion ng Isabela, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region at Western Visayas. Cost yan ng enhanced southwest monsoon. Meron pa nga rin tayong nakataas na warning dito sa may Batanes, northern coast ng Cagayan, kabilang na ang Babuyan Islands at ang northern coast ng Ilocos Norte. So mapanganib pumalaot lalo na sa mga maliliit na sasakyang pandagat. And also sa ating region, sa ating mga baybayin, nananatiling katamtaman hanggang sa maalon ang karagatan, kaya kailangan pa nga rin mag-ingat kahit walang gale warning sa inyong area. At yan naman po muna ang latest sa Bagyong Karina. Lagi pa rin maki-update sa aming X at Facebook account, DOST_Pag-asa. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOST-Pag-asa Weather Report. At para sa mas detalyado informasyon, bisitahin ang aming website, pagasa.dost.gov.ph. At yan naman po muna ang latest mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Veronica C. Torres nag-ulat. Nanawagan ng ayuda mula sa pamahalaan ang mga residenteng inilikas mula sa San Mateo Batasan Bridge. Libo-libong residente rin ang kinailangang ilikas dahil sa pagbaha sa San Mateo Rizal. At mula sa San Mateo Batasan Bridge, ito ang balita ni Rosalie Cos live.
Rosalie, ano na ang sitwasyon dyan? Oo, Victor, linawin lang natin ano, para rin sa ating mga taga-subaybay. Andito tayo ngayon sa bahagi ng San Mateo Batasan Road, pero ilang metro lang ang layo natin dyan sa tulay ng San Mateo Batasan dahil banda doon eh, wala na tayong magandang signal. Pero magmula pa kaninang umaga, ilang daang pamilya na ang inilikas mula sa iba't ibang barangay ng San Mateo Rizal. Ang iba sa kanila ay yung mga nakalapit malapit o mga nakatira malapit sa San Mateo Batasan Bridge. As of 5 p.m., nasa 23.85 meters na ang antas ng tubig sa San Mateo Batasan Bridge. Kaya naman force evacuation na ang ipinatutupad magmula pa kanina sa mga barangay na pinakamalapit sa tulay. Kabilang ang ilan sa ating mga nakapanayam sa libu-libong inilikas sa bayan ng San Mateo dahil sa pagtaas ng water level sa ilog. Ang mga ito partikular na nakatira sa barangay Baranaba. Panawagan nila sa pamahalaan ay ayuda dahil halos wala nang naisalba sa kanilang mga gamit. Ang kanilang mga bahay lubog na sa baha. Pakinggan natin ang kanilang pahayag. Ano po, makita nila yung kalagayan namin at mabigyan kami kahit konting tulong lang po. Sana po matulungan po kami kahit po man lang sana po sa pagkain ngayong araw na to. Nakakalog na po yung bahay doon. Puno na rin po. Yung ano po sana, tulong po sa pagkano po ng bahay. Patuloy naman na ginagawang rescue and relief operations ng lokal na pamahalaan sa pangungunan ng Disaster Risk Reduction and Management Office ng mga barangay sa mga residenteng naapektuhan ng mga pagbaha. Samantala, sa paglilibot natin dito sa ilang bahagi ng San Mateo Rizal, may mga kalsada ng lubog sa tubig baha. May ilang kalsada din hindi madaanan ng light vehicles. Para po sa karagdagang detalye at update, maaari pong bisitahin ng ating mga kababayan ang Facebook page ng San Mateo Rizal Public Information Office. Samantala, Victor, kung mapapansin ngayon, pumupa na yung pag-ulan at sana magtuloy-tuloy na yan. Napansin din natin sa ulat ng San Mateo Rizal Public Information Office, bahagyang bumaba yung antas ng tubig sa San Mateo Batasan Bridge. Kung kaninang 4:30 p.m. ay nasa 23.9 meters, ngayon at sa 5 p.m. ay nasa 23.85 meters. Sana magtuloy-tuloy na yung pagbaba ng level ng tubig dyan sa San Mateo Batasan Bridge. Balik sa'yo, Victor. Rosalie, yung ganyang sitwasyon, kadalasan ba nararanasan nila yan pag ganito yung panahon, or is this the first time na na-experience nila yung ganyang pagtaas ng tubig na talagang pinasok na yung kanilang mga bahay? Tama, Victor, na itanong natin yan sa isa sa mga residente kanina, kay Mang Nicasio, no? Sabi niya, normal yung mga ganitong panahon na tuwing sapit ang tag-ulan, bumabaha at kinakailangan nilang lumikas. Pero kakaiba ngayon at mas matindi. Dahil kahit mismo yung kanilang covered court kung saan sila pansamantalang inilikas, ay halos abuti na rin ang tubig baha. Ano naman ang magiging hakbang ng lokal na pamahalaan? Sila ba itong mga lumikas? Papayagan ba silang makabalik kung ganyan yung sitwasyon? Papayagan pa ba silang makabalik doon o kailangan silang ilipat dyan sa malapit sa ilog? Ilipat sila doon sa ibang mga lugar kung saan mas magiging ligtas yung kanilang kalagayan? O permanently, hindi natin alam kung anong magiging desisyon. Kasi kung matatandaan natin, nagkaroon na ng pagsasaayos ng dike dito sa San Mateo Batasan Bridge. Naglagay na ng pader para hindi maging katulad nung dati na talagang konting buhos lang ng ulan, binabaha na. Yun nga lang, talagang dahil sa tuloy-tuloy, magmula pa kanina alas 3 ng umaga, matindi na ang buhos ng ulan, ay inabot din talaga mabilis ang pagtaas o pag-akyat ng tubig. Kaya yung mga bahay na malapit sa tulay ay inabot talaga. So yung mga residente naman ngayon na nasa evacuation center, kung sila'y aabutin ng baha, ililikas naman sila sa mas mataas na lugar katulad ng mga malapit na elementary school dito sa may San Mateo Rizal. Rosalie, sa ngayon ba, tuloy-tuloy pa rin ba yung mga rescue operations dyan? Oo, Victor, nakatutok din tayo sa ano no, sa Public Information Office ng San Mateo, at meron mga na-monitor tayo na mga nagcha-chat na mga humihingi ng tulong sa lokal na pamahalaan ng San Mateo, at kanina doon din sa evacuation center kung saan meron tayo ilang residente na nakapanaya, meron doon isa na nakausap natin na yung asawa niya hindi niya kasama sa evacuation center dahil nagliligpit ng mga gamit. Pero yun nga lang ang problema, naabot na ng pagtaas ng tubig, at yun ay nang tanungin natin siya, wala siyang
komunikasyon sa kanyang asawa. Wala tayong update ngayon kung na-rescue ba yung mga yon. Pero dahil sa sobrang dami ng residente na apektado ng pagbaha at naglibot nga tayo kanina, maraming kalsada dito talaga yung binabaha na eh may mga kusang loob na mamaya na lumilikas, pero alam din naman natin na may mga humihingi ng rescue na hindi pa natutugunan, Victor. So parang isa sa challenge na hinaharap ng mga rescuers din dyan, nagbigay na ng abiso ng paglikas, pero yung iba hindi pa rin lumilikas. At ngayong mataas na yung tubig, may mga tumatawag na nagpapalikas, pero pahirapan ngayon yung pagpunta sa kanila ng mga rescuers. Ganun ba yun, Rosalie? Oh, Victor, karaniwan talaga hanggang ngayon, yan pa rin ang problema ng mga lokal na pamahalaan na nagpatupad ng forced evacuation. Ngunit yung iba sa ating mga kababayan na inaalala yung kanilang mga ari-arian, yung kanilang bahay, hanggang sa yun na, hindi na makababa ng kanilang mga bubong at humihingi ng saklolo, na mas nahihirapan yung ating mga lokal na pamahalaan na mag-rescue dahil hindi rin naman ganun karami ang tauhan ng Disaster Risk Reduction and Management Council ng mga lokal na pamahalaan. Bukod pa dyan ay yung mga equipment katulad ng mga bangka, mga rescue boats na kinakailangan. Rosalie, sa ngayon, ano yung kailangan ng lokal na pamahalaan ng San Mateo para doon sa mga residente na apektado nitong mga pagbaha? Actually, Victor, hindi tayo nagkaroon ng pagkakataon na makapanayam ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng San Mateo. Pero dahil close monitoring tayo sa kanilang mga inilalabas na impormasyon at nakikita naman natin yung comment section, yung mga Facebook page na nito ng San Mateo Rizal Public Information Office, may mga kababayan tayo mismo doon sa mga hotlines nila, doon sa mga Facebook page nila nang hihingi ng tulong. At yun mga challenges na kinakaharap ng lokal na pamahalaan ng San Mateo. Alright, maraming salamat, Rosalie Cos, nag-uulat mula dyan sa may San Mateo, Batasan Road. At sa puntong ito, nasa linya ng telepono si Bianca Perez, ang head ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office. Magandang gabi, Ms. Perez. Hello, maulang at magandang gabi po, Victor. Unang tanong po, gaano na kalawak yung mga binahang lugar o gaano karami ba yung mga binahang lugar dito sa may lungsod ng Quezon? Sa pangkalahatan po ng Quezon City, yung mga areas po na umapaw po yung ating mga waterways, yung mga in-anticipate po natin na hazard-prone areas, lahat po ito ay nakakaranas po ng matindi pong pagbabaha. So across all the barangays po of QC, meron po tayong mga na-record po na flooding incident po. So ma'am, dito sa mga areas na to na lubog sa baha, sa ngayon ba ongoing yung mga ginagawa pa rin mga rescue operations? May mga areas ba na hindi mapasok ng ating mga rescuers? Marami pong kaming nirespondihan ngayon na request for rescue. So sa ngayon po sa monitoring po namin, meron pong mahigit 300 po yung na-record namin na nagre-request po ng rescue. And dinadaanan po natin ito sa lahat po ng barangay. So ongoing po yung operations po natin simula pa po nung umaga. At dito sa may Quezon City, ano po ba talaga yung parang heavily affected na areas po natin o barangays dyan sa may Quezon City? Dito po sa Quezon City, doon po talaga sa mga waterways natin, sa mga creeks, marami po kaming natatanggap na report from District 1 and District 5. But we also anticipate na baka po marami rin po hindi pa nakaka-submit din po ng mga requests po sa amin. So yung mga heavily flooded po are those in our low-lying areas. Particularly kung saan po yung sa Tulyahan at saka San Juan River po. And of course, dun sa may San Mateo side, kung saan po yung San Mateo Marikina River, doon po marami rin po tayong evacuation doon. Ma'am, yung mga evacuation centers ba natin, sapat ba para ma-accommodate itong dami ng mga nagsisilikas na mga residente? Paiba-iba po yung kapasidad ng ating mga evacuation centers. So, sa ngayon po, kinikater po siya ng aming Social Services Development Department. Around 186 po yung evacuation centers that we have identified that meron pong tao po ngayon. And patuloy pong dumadami pa po itong mga centers na ine-establish po para po makapagpa patuloy ng mga tao na kinakailangan na rescue.
So sa ngayon, ma'am, itong 186 na evacuation centers natin puno. Opo. Kapasaring lahat po puno, pero in various capacities po. Pero patuloy po namin minomonitor yung kakayanan po ng mga yung mga personnel po na tumao po dito sa ating mga evacuation center. So marami na po yan, combined na po ng barangay at saka social services development department and of course our office of the city mayor. Kanina na monitor namin, ma'am, doon sa meeting with Metro Manila Council, may nabanggit yata si Mayor Joy na ginagamit na rin yung mga simbahan as evacuation centers, tama po ba? Yes, so po. So whatever is available and safe and hindi naman po naapektuhan yung po ay ginagamit nating mga evacuation center. So na-identify naman na po ito ng mga barangay beforehand dahil kasama po ito sa mga paghahanda po natin na i-identify na nila yung mga evacuation center na maaari pong gamitin sa mga ganitong worst case scenario. At ito na nga po, natetesting na po natin yung actual na paggamit at saka pag-cater po ng mga evacuees dito po sa ating mga lugar, sa ating mga bahay, lugar na ito. Ma'am, ano po yung mga challenges na hinaharap ng mga rescuers po natin? Unang-una po talaga yung influx po talaga ng mga rescue request. So limitado lang din po talaga yung mga tao at yung equipment that we have. So as Quezon City is the largest city po sa National Capital Region and actually the entire country in terms of population, malaki po talaga yung challenge natin na to cater to all of our residents, especially in emergency situations. So yung talagang extent and scope of the city in terms of population at saka doon sa area na kailangan po natin i-cover, talaga pong yun ang pinakamalaki pong challenge for the city. Na hindi naman po only yung resources namin na pagdating sa tao, hindi naman po unlimited na search and rescue at saka hindi naman po unlimited yung mga boats that we have. So we always have to prioritize. So yun po ang kinakaharap po namin. Malaki po talaga ang demand and hindi po sapat yung supply ng tao at equipment that we have. Kaugnayan yan, ma'am, kasi ngayon gabi na at kung sakasakali magpapatuloy pa itong mga pag-ulan at saka itong pagtaas pa ng baha sa ibang mga areas, sapat pa ba yung mga tauhan natin at yung mga equipment natin for sa pagsasagawa natin ng mga rescue operation? Miss Bianca? Yes, Miss Bianca? Okay, babalikan po natin kung sakasakaling ma-connect natin ulit si Miss Bianca. Samantala, isinisi naman ng ilang mambabata sa reklamasyon sa Manila Bay ang matinding pagbaha na naranasan sa Pasay City at Manila, bunsod ng walang tigil na pag-ulan. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Nagmistulang ng dagat ang entrada ng Senado sa bahaging ito ng Jokno Boulevard sa Pasay City umaga ng Miyerkules dahil sa pag-uulan na dala ng habagat na pinalakas ng bagyong Karina. Ilang motorista ang sinuong pa rin ang abot-tuhod na pagbaha gaya ng bisikletang ito na pilit ang pagpadyak. Kanya-kanya ring suong ang ilang residente sa kabila ng patuloy na pag-uulan. Dahil dito, sinuspende ang trabaho sa Senado dahil sa matinding pagbaha sa paligid ng lugar at nararanasang malakas sa pag-uulan sa Metro Manila at mga karating probinsya. Sa mga kuhang ito na ibinahagi ni dating Senate President Juan Miguel Big Zuberi, makikitang tumagas din ang tubig sa elevator, maging sa ilang opisina sa loob ng gusali ng Senado. Para sa mamabatas, epekto ang matinding pagbaha ng Manila Bay Reclamation dahil wala na umunong malabasan ng tubig baha sa mga lungsod ng Pasay at Maynila. Kaya ang resulta, babahain na umano palagi ang mga lugar tuwing may malakas na pag-uulan. Ganito rin ang sentimiento ni Senator Joel Villanueva at pinuna ang tila kawalang improvement sa pagkontrol ng baha sa kabila ng umano'y 1 bilyong piso kada araw na flood control budget na inilalaan ng Kongreso para sa Department of Public Works and Highways o DPWH sa nakalipas na 2 taon. Gayunman ang mahalagaan niya sa ngayon, matiyak ang kaligtasan ng publiko at pagkakaroon ng pagkain. Ibinahagi rin ng senador na tubong Bulacan na 9 bayan sa probinsya ang nakaranas ng matinding pagbaha. Gaya sa Northville sa Marilao, Bulacan, kung saan halos umabot na sa bubong ang baha.
Sa kuha namang ito, sa barangay Talipapa sa ilalim ng Marilao Bridge, makikitang lumalangoy na sa baha ang mga residente. Binaharin ang mga lugar sa Bukawe, Obando at Malolos. Samantala, nagpasalamat naman sa Senate President Francis Cheez Escudero sa mga empleyado ng Senado at mga uniformed personnel na tiniyak ang kaligtasan sa Senate premises, maging sa lahat ng frontliners mula sa local at national government agencies para sa kanilang serbisyo ngayong may kalamidad. Jorlene Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Malaking porsyento ng mga lansangan sa ilang lokal na pamahalaan sa National Capital Region ang binaha, bunsod ng malalakas na ulan. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, pangunahing dahilan nito ay ang problema sa water drainage. Bukod pa dito, ang mas malalakas na ulan na kasalukuyang nararanasan sa bansa bunsod ng climate change. Ito ang balita ni Asher Kadapan Jr. live. Asher, ano-ano ang mga LGU sa Metro Manila ang pinaka naapektuhan ng mga pagbaha? Victor, pangunahin sa mga naapektuhan ng mga pagbaha sa Metro Manila ay ang Camanava o ang Caloocan, Malabon, Valenzuela at Navotas. At dito rin sa may lungsod ng Marikina, Maynila, Quezon City at Pateros. Ilan sa mga lansangan na yan ay naitalapa ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Pinaka mas mataas o may mataas na baha sa Maynila ay ang kanto ng Espanya at Antipolo Street, Recto Avenue, Corner Mendiola at kanto ng Vito Cruz at Taft Avenue na may mahigit isang talampakan ang taas ng baha. Gayun din ang sitwasyon sa M. Naval at Governor Pascual sa Navota City, EDSA Taft sa parehong north at southbound sa Pasay City, C5 Palar sa Taguig City at MacArthur Route sa lungsod ng Valenzuela. Habang sa Quezon City naman ay pinakamataas ang baha sa G. Araneta Corner E. Rodriguez Avenue, EDSA Quezon Avenue, EDSA Oliveros Northbound, EDSA Dario Bridge, EDSA Muñoz at dito sa EDSA Balintawak. Sa taya ni Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos, mahigit kalahati ng kabuang bilang ng mga lansangan sa mga pinaka-apektadong LGU sa Metro Manila ang binaha bunsod ng walang tigil na pagbuhos ng ulan. Ang wala, particular ang Camanava, which is one of the most affected areas, ang point ng Valenzuela, Malabon, and of course, Navotas, of which the very least 60% to as high as 80% of the streets are flooded. Paliwanag ni MMDA General Manager Policarpio Lipana, parehong problema sa drainage system sa Metro Manila ang dahilan ng mga pagbaha. Dumagdagpaan niya dito ang kawalan ng disiplina ng ilan nating mga kababayan kaugnay sa pagtatapon ng mga basura na nagpapababa o nagpapabara ng mga kanal at mga daluyan ng tubig. Ngunit malaking kontribusyon pa rin dito ang habagat, high tide at mataas na volume o dami ng mga ng tubig, ulan, bunsod, aniya ng climate change. Ayon sa MMDA, patuloy silang nagsasagawa ng mga declogging, paglininis ng mga waterway at pagtitiyak na gumagana ang mga pumping stations. Habang ang long-range plan na tinitingnan ng ahensya ay ang pagkakaroon ng 50-year drainage master plan para sa Metro Manila. Isa itong EDSA Balintawak na hindi na kinakaya ang drainage sa dami ng tubig ayon sa MMDA. Kailangan lang anila natiyakin na laging walang bara ang mga drainage upang maiwasan ang mga pagbaha. Abala naman ang dulot nito sa mga motorista, commuters, maging sa mga negosyante sa Balintawak Market. Ngayon lang sir, first time. Ngayon lang talaga. Hindi nga namin na-expect na ganito kalaki ang baha dito. Ang pangalan niyo po? Pinakamataas ngayon yan. Noong Undoy, hindi ganyan. Hindi ganyan. Ngayon na nangyayari ganyan. Noong Undoy ba may nakakadaan ka? Ngayon ba yung pinakamataas? Ngayon po ang pinamataas na baha na to, itong nangyari na to, dahil walang tigil ulan, bihinto, biglang lalakas ang ulan. Kasi po marami ng, yung daanan ng ilog, puro
ano na, barado na po yung mga ano na, dadaanan. Pero ito... Victor, bandang alas 8 ng umaga, nagsimula ang pagbaha dito sa EDSA Balintawak at makalipas lang ang 2 oras ay hindi na ito madaanan ng mga motorista. Ngayon ay nadadaanan nito, unti-unti nang nakakadaan yung mga motorista sa parehong northbound at southbound ng EDSA Balintawak. Yan muna ang latest, balik sa iyo, Victor. Asher, sa nakikita natin mukhang hindi na umuulan dyan sa area mo, ano, mabilis ba yung pag-subside ng baha at gayon din dun sa ibang mga area sa Metro Manila na binaha, mabilis din ba yung paghupa ng baha dun sa mga lugar na yon? Yes, Bernard, katulad na rin ang sinabi ng MMDA kanina sa panayam natin, ay inaasahan nila na magiging mabilis naman yung paghupa ng mga baha. Lalo pa dito sa EDSA Balintawak. Kanina napapansin natin na bagaman unti-unti itong nababawasan yung baha dito, ito naman ay malawak kasi mga umaabot ng mga nasa 100 metro yung lawak nitong baha dito sa EDSA Balintawak. Kaya siguro ilang minuto pa, abutin pa yan ng mga ilang minuto bago makita yung talagang malaking pagbabago dun sa baha. Pero malaki na rin yung nabawas dito, Bernard. Kaya nga yung ibang mga motorista dito ay lakas loob na silang nakakatawid dito sa EDSA Balintawak. Mas malalim pa doon sa northbound ng Balintawak. Pero nakikita na natin mula dito sa southbound na yung mga nasa northbound lane ay nakakatawid na rin sa EDSA Balintawak northbound. Bernard. Yes, Asher, sa nakikita nga natin, ano, moving na yung mga sasakyan dyan sa may Balintawak area. Pero sa monitoring ba ng MMDA, may mga kalsada pa rin ba sa Metro Manila sa ngayon? Ang hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nadadaanan ng mga sasakyan. Well, sa ngayon, iniintay pa natin yung update mula sa MMDA. Yung huling tala na naibigay nila kanina na nabanggit nga natin ay mula yan as of alas 4. Pasado alas 4 yan ngayong hapon. Pero wala pa tayong nakikitang update mula sa MMDA sa kasalukuyan tungkol doon sa estado ng mga inireport nila kanina na mga binahang mga lansangan. Yes, sa ngayon, dyan sa sitwasyon na yan, ang unti-unting pag-usad ng traffic natin. Asher, may mga nakadeploy din naman ba ng mga tauhan ng MMDA na nag-a-assist doon sa flow ng traffic para hindi tayo talaga magkabuhol-buhol at maiwasan natin yung mga problema pa dyan sa kalsada? May nakikita tayo mga ilan-ilan na tumutulong, nag-aasiste dito sa daloy ng mga sasakyan, particular dito sa area natin sa southbound ng EDSA Balintawak. Pero kung meron man kami nakikita dito, mga 2-3, hindi namin napapansin kung yan ay mula sa MMDA dahil wala rin naman silang, hindi sila naka-uniforme. Kanina may napapansin tayo dito na mga nakamotor, tauhan ng MMDA at mga local government units sa Quezon City. Pero ngayon, wala tayong nakikitang ganyan dito na mga naka-uniforme at nag-a-assist sa mga motorista, kundi yung ilan dito sa mga kababayan natin na nagmamalasakit lang sa mga motorista at tumutulong sa daloy ng mga sasakyan. Victor. Alright, maraming salamat, Asher Kadapan Jr., nag-uulat mula dyan sa EDSA Balintawak, Quezon City. Umabot ng halos hanggang ulo ang baha sa ilang bahagi ng Santa Mesa sa Maynila. Ang ilang mga residente doon nagpasaklolo na para makalikas. Gayunman, pahirapan na makalusot ang mga rescuer. Mula sa Maynila, ito ang balita ni Fabian Rodriguez live. Fabian, kumusta yung rescue operations dyan ngayon sa area mo? Vic, nagsimula ang rescue operation dito kaninang tanghali. Nang mapansin ang ilang mga kababayan natin na unti-unting tumataas ang tubig dito sa may Dimapa Old Santa Mesa. Ang ating mga rescuer dito, halos nagpapalitan sila kasama ang Bureau of Fire Protection at ang private at or voluntary na nag-rescue
dito sa mga presidente ng old Dimapa, Santa Mesa. Mahigit sa 5 pamilya ng Barangay Damkat at Talipapa, Old Santa Mesa dito sa Maynila ang nasagip ng mga tauhan ng Philippine National Police at Bureau of Fire mula kaninang tanghali hanggang ngayon hapon. Sila yung mga residente na natrap dahil sa biglang pagtaas ng tubig baha. Nahirapan ang mga rescuer na pasukin ng ilang eskinita dahil sa taas ng tubig at masikip na lugar. Dahil hindi makapasok ang kanilang sasakyan at ilang equipment, mano-mano nilang kinuha ng mga stranded na residente. Kaninang tanghali, nag-ikot pa ang grupo ni Manila Mayor Hany Lacuna sa nasabing lugar upang personal na tingnan ang kalagayan ng mga residente. Sa ngayon, Vic, nagpapatuloy pa rin naman ang mga rescue operation dito. May ilang pa mga voluntary rescuer na nagpipilit na kausapin yung ilang residente natin. Although ngayon, bumababa na yung tubig dito sa likod natin at wala na masyadong ulan. Pero kanina kasi, nag-alala yung ating mga kapulisan na sana, kasi umabot po ito ng hanggang ika-4 na palapag yung tubig doon sa may barangay ng Ka, 598 barangay ng Ka, Old Santa Mesa. Kasi dati daw, nung undoy hanggang second floor lang, pero ngayon daw, mas mabilis yung pagtaas ng kalye ng Pabian, sa ngayon ba, kumusta ang sitwasyon dyan? Umuulan pa ba dyan sa area ng Maynila? Sa ngayon, big tumigil na yung pagdaloy ng ulan at wala nang masyado rin hangin. Ang tubig na dito sa likod natin ay paunti-unti na rin mag-uupa. Although, wala pa rin nakakadaan ng mga sasakyan dahil nga sa siguro hanggang doon sa may kahabaan na Ramon Magsaysay at CCP yung baha na inabot ng tubig. Alright, maraming salamat Fabian Rodriguez mula dyan sa Maynila. Tulong-tulong na sinagip ng Philippine Air Force ang ilang mga residente sa Pasay City na binaha bunsod ng epekto ng habagat at bagyong Karina. Sa mga larawang ibinahagi ng Philippine Air Force, isinakay ang mga residente sa rubber boat at saka inihatid sa evacuation centers. Maging ang puwersa ng Philippine Coast Guard kasama rin sa mga nag-rescue sa mga residente sa iba't ibang lugar sa Metro Manila na na-trap sa kanilang mga bahay dahil sa baha. Sinagip ng PCG ang mga bata, matatanda at mga may kapansanan upang maihatid ang mga ito sa ligtas na lugar. Bukod sa Metro Manila, kasama rin ang iba pang puwersa ng PCG sa rescue operations sa iba pang mga probinsya na apektado rin ng kalamidad. At kasama natin ngayon sa linya ng telepono si Marikina Mayor Marcy Teodoro. Magandang gabi, Mayor Marcy. Ako'y nagpapasalamat na nararamdaman namin yung pagtigil ng ulan ngayon dito sa Marikina. Sa kabila ng mataas pa rin ang tubig sa ilog na, ng Marikina at 21 meters. So Mayor, kumusta ngayon ang sitwasyon? Tuloy-tuloy pa rin po ba yung pagsasagawa natin ng rescue operations? At anong mga areas po dyan sa Marikina ang tinututukan po natin? Yung rescue operation ay tuloy-tuloy pa rin. Miskin na tumidilim o madilim na ngayon. Kaya tayo, gumagamit tayo ngayon ng mga floodlights o searchlights. Lalo na dun sa lugar ng Balubad, lugar ng Tumana. Marami pa rin tayo mga kababayan na lalo na yung mga maliliit na bata, yung mga may sakit na matatanda, yung mga buntis na kababaihan na nanatili sa kanilang mga tahanan dahil inintay nilang makauwi pa yung kanilang mga asawa. Ito yung mga nire-rescue natin, patuloy na ginagawa natin. Ang isang malaking challenge ngayon ay paano magiging komportable at magiging lubos na ligtas yung mga nananatili ngayon sa ating mga evacuation center. Napakadami nila sa ngayon. Papasalamat ako dahil kanina nanawagan tayo. Maraming tumugon tayong mga kababayan, mga pribadong individual, hindi samahan, ano? Kundi mga pribadong individual na may dalang mga lutong pagkain. Ang iba, may mga doktor na dumating dito, mga private doctors din na
tumutulong sa pagtingin o pagbibigay ng medical attention dun sa mga nananatili dito sa mga evacuation center natin. Narito ko ngayon sa San Roque Elementary School, isa sa mga pinaka matandang barangay dito ay naapektuhan din. Ang City Hall kanina, pinasok din yung first floor, parang undoy nga nangyari. Yun nga lang, ang kakaibahan lang, mas mababa yung water level, yung pagbaha sa mga itong nabanggit kong mga lugar. Mayor, medyo unpredictable pa kasi yung panahon natin ngayon. Kung sakasakali po ba na ngayong magdamag, magtuloy pa rin yung mga pag-ulan, sapat pa po ba yung mga tauhan natin at yung mga gamit po natin para sa pagsasagawa ng rescue operation sakaling mayroong mananawagan ng tulong po mula sa lokal na pamahalaan? Kanina'y magkasama kami ni Secretary Benhar Abelos. Ako'y personal na nagpatulong sa kanya para makausap ang Coast Guard, sina Secretary Bautista, para makapagdala ng mga kagamitan, yung mga rescue boat. Meron tayong 4 hanggang 5 na rescue boat na nasira yung makina dahil sa buong araw na pagre-rescue natin. Kaya kinailangan natin ng mga bagong gamit na sa pagpapatuloy ng rescue ngayong gabi. Una yon. Pangalawa, ako'y nanawagan din sa national government at sa ibang lokal na pamahalaan dito sa Metro Manila na hindi lubusang naapektuhan ng pagbaha o pagbagyo upang matulungan din tayo sa mga provision na kailangan sa mga evacuation center. At yun naman ang naging pag-uusap kanina sa Metro Manila Council meeting ng mga mayors na magtutulong-tulong ang bawat isa magsasama-sama. Magpapadala ng mga gamit, ng mga pangangailangan, pagkain, gamot o mga personnel. Maliban doon sa kanina ay nagkaroon na ng MMC declaration ng State of Calamity sa kabuuan ng Metro Manila. So itong declaration, Mayor, ng State of Calamity, malaking bagay po ito para sa lungsod ng Marikina dito sa sitwasyon po natin sa ngayon, ano? Napakalaking bagay nito, lalo na hindi lang sa ngayon evacuation, higit sa lahat sa rehabilitation. Dahil parang undoy ang nangyari sa amin dito sa Marikina. Maring hindi ganun kataas yung pagbaha sa mga lugar dito sa Marikina, pero yung naapektuhan, yung sakop, yung laki, lawak, ay parang undoy yung bilang ng barangay na naapektuhan, bilang ng tao na naapektuhan. Kaya napakalaking bagay nito yung declaration ng State of Calamity sa pagsasagawa ng rehabilitation at yung pagtutulungan na maaaring gawin ng mga local government dito sa Metro Manila. Hindi lang naman sa Marikina, para lalo na yung mga nasa Camanaba area, sa Quezon City napakalaki rin ng bilang ng mga evacuees na naroon ngayon. Mayor, matanong lang namin, nagkaroon ba tayo ng parang problema doon sa mga ginagawa po nating pagpapalikas doon sa mga areas na affected? May disiplina naman yung mga kababayan natin sa Marikina. Yun nga lang, based on mga pangyayari, yung circumstances o yung contingency. Halimbawa kanina, merong isang lalaki, ama siya, tatay, lumapit sa akin bandang alas 4. Siya'y pumasok ng trabaho, wala pang tubig dun sa kanilang lugar. Umuwi, nagmamadali siya umuwi, hindi siya nakauwi agad. Bakit? Dahil baha na sa Metro Manila. At yung pag-uwi nila dito, pag-uwi niya, baha na yung lugar niya. Kaya kailangan i-rescue yung kanyang mga anak na at yung asawang may sakit sa kanilang tahanan. Yung mga ganong pangyayari nabigla ang marami at hindi inasahan itong ganitong pangyayari. Kaya na-stranded sila sa kanilang kabahayan. With regards naman, Mayor, sa mga evacuation centers natin, sapat pa po ba yung mga lugar na mapagdadalhan pa natin kung sakasakali doon sa atin pong mga kababayan na kailangan pa pong ilikas?
May sapat naman. May sapat naman na mga ano, na mga namanggagamit tayo. At ito naman yung paglilikasan. At sa ngayon, sapat naman itong pagkakataon na ito. Pero kung ito itatagal at ng ilang araw pa, doon tayo talaga lubos na mga ngailangan ng dagdag na tulong. Mayor, ano po sa ngayon yung mga pangangailangan po ng lungsod ng Marikina? Tulong-tulong, sama-sama sa pagkilos ngayon ang ginagawa natin. Okay, mga pagkain, hindi lang sa pamahalaan ang gagaling, meron din ang mga tumutulong ng mga pribadong samahan, volunteer group. Kanina, kausap ko yung aming obispo, yung bishop namin dito, ang mga simbahan natin, tumutulong. Yung mga yung ating ano, halimbawa yung isang kolehiyo natin, yung pamantasan ng lungsod ng Marikina, may mga volunteer group sila, nagdala sila ng mga hot meal. Talagang ano, makikita mo yung ano, yung bayanihan sa mga ganitong pagkakataon, pati yung whole of government approach na tinatawag natin, na ang national at ang local magkatulong, at yung isang local na pamalang na nakasama natin dito sa Metro Manila, yung mga local na pamahala, ay tumutulong din. Mayor, sa mga evacuation center natin, meron po bang mga nagkakasakit doon at paano po ba yung ginagawa nating mga hakbang para maiwasan yung hawaan? Kasi sama-sama na sila dyan sa may evacuation center. At may mga gamot po ba tayo? Sapat po ba yung mga gamot natin na sa ating mga evacuation centers? Maraming pangangailangan. Kung may mga tutulong, makakadagdag at kailangan natin. Nagpadala tayo kanina ng mga gamot para sa leptospirosis, yung mga para sa ubo, sipon, mga vitamins ng bata. Pero kung marami pa rin tutulong, hindi ko sasabihin sapat na dahil talagang yung pangangailangan patuloy din at tumataas din yung pangangailangan. Dahil nga yung panahon ngayon, marami nabasa, nababad sa tubig baha sa matagal na oras. Hindi ko sasabihin sapat, pero meron naman para doon sa mga pangangailangan. Pero kulang dahil ang pangangailangan ng tao na sa evacuation ngayon ay patuloy na lumalaki rin. Mayor, alam namin na kayo busy sa buong araw po na ito at marami pa kayong kailangan asikasuhin. Pero kung meron kayong gustong paabot na mga mensahe na sa inyo po ang pagkakataon, Mayor Marcy. Una, salamat sa mga nagtutulong-tulong at saka nagsasama-sama. Sa pagre-rescue, sa pag ngayon, nakita ko, narito ko sa isang evacuation center namin ngayon dito sa barangay ng San Roque. Nakikita ko tuloy-tuloy yung pagdating ng mga taong tumutulong. Ano? At ito, pinasasalamatan namin. Kaya sinasabi nga namin, kung may mga tutulong, diretso na doon sa mga tao na ibigay yung tulong nila sa mga evacuation center dahil organized naman yung ating mga evacuation center at may mga tao na nagmamanage para sa safety at comfort ng ating mga evacuees. Alright, maraming salamat Mayor Marcy sa panahon na inyo pong ibinigay sa amin dito sa UNTV. Salamat po sa inyo po sa lahat po ng inyong ginagawa. Hindi lang sa panahon ito, lalo na po yung mga medical assistance na binibigay niyo po sa mga may sakit dito sa mga taga Marikina po. Nakikita ko po yun, yung gawain na yun po. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po at mag-iingat din po kayo, Mayor. 12 insidente ng landslide ang naitala sa Baguio City, bunsod ng Bagyong Karina. Maraming lugar din sa Northern Luzon ang apektado ng malakas na ulan. Ito ang balita ni Grace Doctolero live. Yes, Grace? Yes, Victor, sa ulat nga ng City Disaster Risk Reduction Management Office, sa ngayon ay wala pa namang
na itatalang mga evacuees na nasa evacuation center, pero ayon sa lokal na pamahalaan ng Baguio City ay nakahanda ang evacuation center ng Baguio para sa mga kinakailangang ilikas sa mga maapektuhan nitong mga landslide sa Baguio City. Dahil sa patuloy na nararanasang mapag-ulan sa lungsod, nakapagtala ang lokal na pamahalaan ng 12 landslide sa syudad. Kabilang na dito ang landslide sa Alfonso Tabora Street, Lower Quirino Hill, na hindi pa rin madaanan ng mga motorista at pagtawid ng mga individual sa lugar. Maging sa Pinsaw Pilot Aurora Hill ay may naitalang soil erosion dahil sa patuloy na pagbuhos na malakas na ulan. Samantala, 4 ang naitalang pagtumba ng mga punong kahoy dahil sa malakas na hangin dala ng bagyo. Hanggang ngayon ay wala pa rin supply ng kuryente ang ilang mga barangay sa lungsod. Samantala, tuloy-tuloy rin ang ginagawang clearing operations sa Cannon Road sa Tuba, Benguet. Kaninang umaga ay may panibagong pagguho ng lupa sa lugar dahil sa malakas na pagbuhos ng ulan. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Tuba, Benguet, as of 1:30 p.m., one lane cleared na ang kalsada at patuloy pa rin ang clearing operations. Maghintay pa rin ng advisory ng kaukulang ahensya kung magbubukas na sila ng kalsada para sa mga residente lamang. Samantala, 2 lanes passable na ang asin ng Alisan San Pascual Road at Baguio Bawang Road, maging ang Benguet Nueva Vizcaya Road. Samantala, kasalukuyang namamalagi sa kanilang mga kapitbahay at kaanak ang 18 pamilya na may 52 individual matapos lumikas dahil sa pagbaha na dulot ng Typhoon Karina sa isla ng Kalayan. Sa monitoring ng Kalayan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO, alauna ng hapon, 4 na barangay ang nakapagtala ng pagbaha na kinabibilangan ng Barangay Dadaw, Barangay Sentro, Barangay Balutubat at Barangay Nagilian. 5 pamilya na may 14 na individual ang lumikas sa Barangay Dadaw, 7 pamilya naman sa may 16 na katao sa Barangay Sentro, 5 pamilya rin sa may 19 na tao sa Barangay Balatubat at 1 pamilya na may 3 individual sa Barangay Nagilian. Samantala, bagamat humupa na ang tubig baha sa ilang barangay sa Aringay La Union, hanggang ngayon ay nakararanas pa rin ng pagbaha sa lugar. Partikular ang Barangay Santa Lucia, Aringay sa Purok 9 at 10. Ang tulay sa Aringay, 1 meter level na rin, subalit makikita ang malalakas at mabibilis na agos ng tubig sa ilalim na ng tulay na nagdulot ng mga pagbaha sa mga residente malapit sa creek. Hanggang tuhod naman sa ngayon ang tubig baha sa lugar. Victor, sa ngayon nga dito sa Baguio City ay nakararanas pa rin tayo ng malakas na mga pag-ulan dito sa lungsod at naantabayanan pa rin natin ang update ng lokal na pamahalaan ng Baguio kung kumusta na nga ang kalagayan ng ating mga kababayan dito sa Baguio dahil marami na talagang naitatalang mga pagguho ng lupa o landslide dito sa syudad ng Baguio. Yan muna ang balita. Balik sa'yo, Victor. Maraming salamat, Grace Doctolero mula sa Baguio City. Patuloy ang pagtaas ng tubig baha sa Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela o Camanava area. Kaya pilit na pinalilikas na sa mga evacuation center ang mga apektadong residente. Ito ang balita ni Jed Neresina. Mga kababayan, mag-ingat po tayo at medyo masama ho itong bagyong ating pong nararamdaman. Patuloy ang paalala ng mga lokal na pamahalaan sa mga kababayan nating mag-ingat dahil patuloy pa rin ang malakas na ulang nararanasan sa iba't ibang lugar sa bansa. At isa na rito ang Valenzuela City. Ayon kay City Mayor Wes Gatchalian, kung wala namang mahalagang lakad ay mabuti na lang na manatili sa bahay. Inaasahan na rin sa lungsod ang mas tataas na pagbaha dahil sa posibleng pagpapakawala ng tubig ng Angat Dam. So mga kababayan po, mamaya-maya po ay re-release rin po ng tubig ang Angat Dam. Kaya po lalo pa hong magiging grabe ang sitwasyon natin, kaya po mag-iingat tayo. Kaugnay nito, simula kaninang umaga,
ay nakahanda na ang iba't ibang evacuation centers sa lugar at hinihikayat na ng lokal na pamahalaan ang mga apektadong residente na lumikas. Hindi na rin madaanan ng mga sasakyan kanina pang umaga ang bahagi ng MacArthur Highway sa Marulas at Malinta area dahil sa taas ng baha. Samantala, higit 60 evacuation centers na mula sa iba't ibang barangay sa lungsod ng Malabon ang nakahanda para sa mga kababayan nating lumikas o kinakailangang lumikas sa kanilang tahanan. Hinikayat ni Malabon City Mayor Jenny Sandoval na sumunod sa barangay o sa mga otoridad kung may preemptive evacuation order sa kani-kanyang mga lugar. May mga evacuation centers po tayo. Lahat po ng mga nasa tabing ilog, nasa gilid ng creek, pinakikiusapan po namin na lumikas na kayo. At kung hindi man, tumawag kayo dito sa command and control centers. Samantala, patuloy rin ang malakas na pag-ulan at pagbaha sa ilang lugar sa Caloocan City. Kaya hindi rin natitigil ang panawagan ng lokal na pamahalaan sa mga residente na nasa low-lying areas o mabababang lugar na pumunta sa pinakamalapit na evacuation center. Sa isang Facebook post, sinabi ni City Mayor Along Malapitan na handa ang mga kawani mula sa City Social Welfare Development Department o CSWD upang asikasuhin ng mga kababayan nating may pangangailangan. Nag-abiso na rin ang lokal na pamahalaan ng Navotas sa mga residenteng nakatira sa tabing ilog o dagat na pumunta na sa mga evacuation center na malapit sa kanilang mga tahanan. So lahat po ng mga kababayan po natin, lalo-lalo na sa mga tabing ilog, tabing dagat, kung nakikita po natin tubig, hindi pa po yan yung pinaka-peak po. Kasi pataas pa rin po ang tubig dahil ang high tide po natin yun. Pinaka-pataas, 2.0 sa lagpas alas 12 po. So ngayon pataas pa rin po yan tubig. So dapat po pumunta na po tayo sa ating mga evacuation centers sa ating mga barangay. Dagdag pa ni Mayor Chanko na mas mahihirapan kasi ang magiging paglikas kung aantayin pa ng ating mga kababayan na tumaas pa lalo ang tubig. Kaugnay nito, patuloy ang relief at rescue operations sa Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela o Camanava area. Sa Caloocan City, walang patid ang rescue operations ng pamahalang lungsod sa mga residenteng apektado ng matinding pagbaha. Personal din na nag-ikot si Mayor Along Malapitan sa iba't ibang lugar sa lungsod upang manguna sa rescue operations at magbigay direktiba sa mga kawani ng pamahalaan. Samantala, sa Malabon City, na-rescue at tinulungan nila Mayor Jenny Sandoval ang isang ginang na manganganak. Makikita sa video na isinakay nila ito sa rescue boat papuntang ospital. At ayon kay Mayor Sandoval, ay ligtas naman itong nadala sa ospital upang mabigyan ng agarang atensyong medikal. Tuloy-tuloy rin ang operasyon ng mga bombastic pumping center sa Navotas City para mapahupa ang tubig sa mga daanan. Samantala, ayon sa lokal na pamahalaan ng Valenzuela, full force ngayon ang City Social Welfare and Development Office Warehouse sa kanilang alert center at patuloy pa rin ang repacking at pag-dispatch ng relief goods sa lungsod na ipinamamahagi sa mga taga-Valenzuela na kasalukuyang nasa evacuation sites. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakahanda na ang relief packs na ipamamahagi ng Office of the Vice President para sa mga kababayan natin na sinalanta ng Bagyong Karina at Habagat. Sa pamamagitan ng Disaster Response Operations Center ng OVP, naka-preposition na ang mga ipamamahaging relief packs sa mga taga-Metro Manila at Calabarzon Region. Naglalaman ang mga ito ng hygiene kits, kumot, sleeping mats, kulambo, chinelas at water jug. Sa ngayon ay nakikipag-ugnaya na ang OVP sa mga Local Disaster Risk Reduction and Management Council at Office of the Civil Defense para makapagsagawa ng relief operations. Pinangangambahan ngayon ng lokal na pamahalaan ng Pampanga ang mas malawak pampagbaha dahil sa ginawang pagpatag sa dike sa ilalim ng Candaba Viaduct. Kaya naman nagsasagawa na ang otoridad ng preventive measures. At mula sa Apalit, Pampanga, ito ang balita ni Leslie Widem live. Leslie, bakit pinatag itong dike dyan sa may Candaba Viaduct?
Yes, Victor, nagkaroon ng land development project dito sa lugar at isa sa mga ginawa ay ang pagpapatag ng dike na magsisilbisan ng pananggalang sa tubig na inaasahang bababa dito sa Pampanga mula sa mga probinsya sa norte tulad ng Nueva Ecija. Kapag nangyari ito, lubusan ng malulubog sa tubig baha ang tatlong barangay dito sa Apalit, kabilang na ang San Juan, San Vicente at Sampalo. Maging ang munisipyo ng Apalit ay hindi maliligtas at malulubog din sa baha kapag bumaba na ang tubig. Hindi naman tayo again sa, ano, sa development, kaya lang ngayon, ang nangyari kasi yung dike, pinatag yung dike ng ating contractor sa Third Viaduct. Ang problema, kapag tumaas ang tubig, 2 to 3 days from now, bababa yung tubig from upstream, siguradong bababa. So, 2 to 3 days, bababa yung tubig. Ang problema natin, ang ating mga urban areas, San Juan, San Vicente, Sampaloc, baka sakaling abutan ng tubig. Kapag hindi agad na gawa ng paraan at naiangat uli yung ating dike. Kaya naman, Victor, sa kabila ng tuloy-tuloy na pagbuhos ng malakas na ulan dito sa Pampanga, ay puspusan ang ginagawang preventive measure ng lokal na pamahalaan at contractor upang kahit papaano ay mabawasan ang posibleng maging pinsala. Simula pa kanina ay tuloy-tuloy ang pagtatambak ng mga sandbag. Ito ay para mapigilan ang pagderetso ng tubig sa Pampanga River at mga bababang tubig ulan sa Northern Luzon. Mula sa Northern Luzon. Samantala sa buong probinsya ng Pampanga, sa buong bayan at syudad na ang lubog sa tubig baha. Kabilang dito ang mga bayan ng Mexico, Apalit, Bacolor, Macabebe, Masantol, Lubao, Sasmuan, Santo Tomas, Minalin at City of San Fernando, Pampanga. Dito sa bayan ng Apalit, nagsisimula na ang paglilitas sa 200 hanggang 300 pamilya sa Barangay San Vicente. Partikular na ang mga nasa North Biltan, Sitio, Sampaga dahil tumaas na hanggang bewang ang tubig baha. Dadalhin ang mga ito sa Sampaga Elementary School o di kaya ay sa Villena Covered Court. Dumarating na rin ang mga food pack para sa mga evacuees at ang mga tent na kanilang magkagamit. May mga nakuha kami, may mga maliit po kami. Dengue, ganyan, mga ano, leptospirosis, ganyan. Ano po, mahirap magkasakit. Saka maglaro yung mga bata sa ano, ba. Oo, ma'am. Lalim ng tubig sa amin, ma'am. Dito na sa loob. Wala kami tulugan mamaya. Kung saan ka makabakwit mamaya ito. May lalim ng tubig, ma'am. Malalim? Hanggang saan? Oo, pumasok lang sa loob ng bahay. Kung makabakwit kami mamaya sa eskwela, doon kami makatulog. Victor, nandito nga ako ngayon sa ilalim ng NLEX sa Tulay, kung saan nandito yung ginagawang project. Sa likuran po, nandito yung mga tinambak nilang mga sandbags kasi manggagaling doon yung tubig kung bababa from northern provinces, bababa dito. Pag tumaas dito, ito sana yung magsisilbing dike or dapat nandito yung dike. Kaya lang pinatag nga at ang ginawa nilang paraan o solusyon muna dito yung paglalagay ng sandbag. Yan. At naka-standby naman ang UNTV News and Rescue Team dito sa Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga para tumulong sa lokal na pamahalaan sa paglilikas at pagbibigay ng first aid sa ating mga kababayan na apektado ng bagyo para sa mga mangangailangan ng tulong upang lumikas lalo na dito sa Apalit area. Pwede po tayong makontak sa cellphone number 0962-213-9176 at Apalit LDRRMO na 0998-180-9077. At yan muna ang balita mula dito sa Apalit, Pampanga. Balik sa iyo, Doktor. Maraming salamat, Leslie Widem, nag-uulat mula sa Apalit, Pampanga. Dalawang dam na ngayon sa Bulacan ang sabay na nagpapakawala ng tubig. Dulot ito ng pinalakas na habagat na sinabayan pa ng high tide. Ngayong gabi, asahan na rin ang pagdating ng ragasan ng tubig sa mga ilog sa bayan ng Kalumpit at Hagonoy na catch basin ng dam. May plano na rin na magsagawa ang Municipal Disaster Risk Reduction na and Management Office ng Kalumpit ng force evacuation sa 29 na barangay na malapit sa ilog.
At mula sa Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, ilang bayan na ba sa probinsya ng Bulacan ang lubog ngayon sa baha? At gaano kalalim na ba ang tubig baha sa mga apektadong munisipalidad? Yes, Victor, magandang gabi. Nasa 10 bayan na sa Bulacan ang kasalukuyan ngayong lubog sa baha. At marami na rin mga nagsilikas ngayon at umaabot na ito sa nasa 691 na pamilya sa probinsya o at equivalent ito na nasa 1,400 na individual. Pasado alas 3 ngayong hapon ay nagpakawala ang Bustos Dam watershed ng 595 cubic meters per second matapos itong umapaw at umakyat sa spilling level sa 17.35 meters, mas mataas sa spilling level nito na 17 meters. Bago nito, alas 11 nga kaninang umaga rin ay nagpakawala na ang Ipo Dam ng 61 cubic meters per second matapos na umakyat sa 101.50 meters ang water level ng Ipo Dam. Mas mataas sa spilling level nito na 101 meters. Ayon sa Bulacan Rescue, ngayong gabi ay inaasahan nila na ang pagragasa ng tubig sa kalumpit, kasunod naman nito, ay sa bayan naman ng Hagunoy. Pinapayuhan na rin nila ang mga nakatira malapit sa mga ilog at bahaing mga lugar na lumikas na sa pinakamalapit na evacuation center upang wag nang abutan ng malalim na tubig baha ngayong gabi. Samantala, bukod sa kalumpit at Hagunoy, nasa 10 bayan pa sa Bulacan ang lubog sa baha ngayon. Sa syudad ng Mikawayan, umabot na nga ng lagpas tao ang baha sa parting barangay Bagbaging, Iba at Saluysoy. Sa bayan naman ng Marilao, sa barangay Marinel, Northville 4A at 4B ay umabot ng hanggang bubong ang baha. Bukod pa ang nagkalat ng mga basura, hindi lang bahay ang lubog sa baha. Kahit ang MacArthur Highway sa Mikawayan, Marilao, Bukaw ay lubog din sa baha. At marami din ang mga nasiraan ng mga sasakyan at na-stranded na sasakyan dahil sa malalim na tubig. Marami na rin ang mga nag-rescue at sinakay ang iba't ibang mga presidente sa bangka at maging sa rubber boat. Ang Vice Governor nga ng Bulacan na si Alex Castro nagawa pang mag-live sa rumaragas ang tubig ba sa Marilao. Panuli sa ating lahat. Nandito pa rin tayo sa Marilao. So ito yung crossing ng Marilao. Yung current, makikita ninyo hindi makakadaan. Parang hindi makakadaan ng tao, hindi makakadaan sa sasakyan dahil sobrang lakas ng current. Pati yung rescue natin nandun, di pa makatawid yung bangka natin dahil sobrang lakas ng alon. Kasi delikado. Nandito kami ngayon para kukunin, tatawid lang namin yung bangka dahil meron tayong mga re-rescue na mga kababayan natin dito sa Marilao. Bukod sa Marilao, maraming bahay din ang sa bayan ng Bulacan ang lubog sa baha sa barangay Taliptip at Perez, habang nagpasita ang baha sa Balagtas, sa barangay Wawa, Panginay at sa barangay Malis naman sa Giginto. Sa Malolos naman, problema din ang tumitirik ng mga sasakyan sa MacArthur Highway sa parting Tikay. Ang iba, kumikita ng 20 pesos kada biyahe sa mga sinasakay nilang motorsiklo sa kolong-kolong para lang makatawid sila sa baha. May mga jeep rin at nagawa rin tumirik sa baha at tinutulak na lang ito ng ilang mga residente. Maraming ba mga tumitirik na sasakyan ngayon? Opo sir, lalo na yung mga jeep, tumitirik po. Dahil malalim yung tubig. Medyo pinsan po. Hanggang dito po. Lampas ng tuhod. Tapos, ano ginagawa nyo? Ano sir, sinasakay namin yung mga motor na kasi namamatay. Magkano po ang bayad? Depende po. Kung may magbigay, okay na. Kung hindi, okay rin naman po. Pero magkano may nakadakalakan ang bayad? Nagmababa po, 20. Samantala, marami na ang mga kababayan natin na mga nag-evacuate sa mga evacuation center sa Marilao, Mikawayan, Balagtas, Malolos, Ubando at sa Bulacan-Bulacan at ang mga nagsilikas dito sa mga paaralan at iba naman ay sa mga covered court. Samantala, may mga lugar na rin sa mga barangay na apektado ng baha sa Bulacan ang wala rin kuryente ngayon dahil nga sa panganib na sila
ayaw makuryente sa dahil sa lalim ng tubig. Sa ngayon, Victor, dito ako sa lugar ng Kalumpit, Bulacan, kung saan ay expected kasi dahil nagpakawala kanina alas 3 itong Bustos, dadating yung tubig dito 5 hours. Kaya mga alas 7 nga ngayong gabi yung pagdating ng tubig dito sa Kalumpit. At diretso ito, kung mapapansin mo, ito Kalumpit ito at diretso dito sa Hagunoy. Kaya yung baha dito, mayroon ng baha, pero mas tataas ito dahil alas 7 ngayong gabi ay dadating na nga yung tubig na nanggaling sa Bustos Dam. At yung ipodam naman kanina yon mga bandang alas 11, 8 hours ang biyahe doon papunta dito. Kaya expected na rin na magsasabay itong Bustos at ipodam yung tubig dito sa Kalumpit at maging dito sa Hagunoy, Bulacan. Kaya yan ang ating problema dito ngayon at pinapa-evacuate na yung mga kababayan nating malapit na sa na mga residente na nakatira sa mga ilog, Victor. At yung latest live mula dito sa Kalumpit, Bulacan. Balik sa iyo. Maraming salamat, Nestor Torres, nag-uulat mula dyan sa Bulacan. Umapaw na ang tubig sa Lamesa Dam bunsod ng mga nararanasang pag-ulan. Base sa dam monitoring ng PAGASA, umabot na sa 81.16 meters ang water level nito. Una nang nag-abiso ang Manila Water na siyang namamahala sa dam sa posibleng pag-apaw ng tubig mula sa Lamesa Dam. Patuloy namang rumiresponde ang UNTV News and Rescue sa mga kababayan nating apektado ng pagbaha sa maraming lugar sa Metro Manila at mga Karatig lalawigan. At mula sa UNTV News and Rescue Command Center, ito ang balita ni Benedict Galazan live. Benedict, anong mga emergency concerns na ba ang narespondihan ng UNTV News and Rescue Team sa buong maghapon? Sa buong maghapon, Victor, hindi bababa sa 50 mga tawag at mga emergency concern ang particular yung pagpapa-evacuate ang ating tinugunan sa buong maghapon, Victor. At napansin natin, medyo dahil tumigil ang ulan, medyo bumaba yung mga nagchat-chat at humihingi ng tulong sa atin dito sa Rescue Command Center. Pero sa ngayon, yung nakikita ninyo yung nasa likod ko ay ongoing yung pag-usap sa mga kababayan pa rin nating gusto pa rin magpalikas. Particular dito sa atin sa Metro Manila. At dahil nga sa nangyaring pagbaha, may mga kasama tayo, Victor, na hindi na nakapunta rito sa ating command center. Pero dahil sa tawag ng tungkulin, mismong sa bahay nila, kaya nang kasama natin si ating training officer, si Angelo de la Paz, ay nasa bahay niya mismo kanina, maghapon, ay doon. Tulong-tulong kami kahit yung ibang mga kasama nating volunteer na nasa NHQ ay nasa kanilang mga bahay din para tumulong din sa pag-coordinate nung mga kababayan nating humihingi ng tulong. At yung ating mga kasama naman sa UNTV News and Rescue, particular dito sa Metro Manila, meron din tayo sa area ng Cavite at sa Rizal. Yung mga areas na nakita natin talagang mataas pa rin ng tubig baha ay nag-establish tayo ng mobile or yung ating remote command center doon. Yung mga tumatawag sa atin at humihingi ng tulong na malapit sa kanilang areas at particular sa kanilang mga areas ay ini-endorse natin sa kanila at sila na mismo ang nakikipag-coordinate doon sa mga kababayan nating humihingi ng tulong at the same time ay doon sa mga malalayo naman na kailangan din ng rescue ay nakikipag-coordinate naman tayo sa ating mga local government unit at yung ibang mga kasama rin natin, Victor, na nasa labas ay sumasadya din sa ating mga nasa LGU kasi isa yan sa protocol na kailangan tayo ay makipag-ugnayan sa ating lokal na pamahalaan para mas maging masabi nating strategic yung pagbibigay din natin ng tulong kasi sa isang rescue operation lalo na yung mga ganitong malawakan ang nagiging epekto yung communication at yung deployment ang isa sa mahalagang maging focus din para mas maging precise yung pagbibigay ng tulong sa mga kababayan natin, hindi maiipon sa isang lugar at hindi rin naman matatambak lang doon sa lugar na parang yun lang ang na-hype sa Facebook, yun lang ang na-hype sa mga social media. Kaya naman mahalaga yung pakipag-ugnayan din sa ating local government unit. At isa rin sa nagkaroon tayo ng evacuation dito particular sa Marikina, kung kaya nga nung nakakita natin kanina na talagang matindi rin yung naging pinsala dyan. At meron din tayong mga kasama na nag-rescue din or nag-evacuate din ng mga kababayan natin, particular din dyan sa area naman ng Cavite. At naka-standby nga din, kagaya nung report din ni Leslie Widen kanina, yung team natin sa Pampanga dahil yung inaasahang pagbaba ng tubig sa mga dam
ay ang catch basin niyan ay nasa Pampanga at Bulacan. Kaya ongoing yung ating monitoring, Victor, at makikipag-ugnayan tayo sa ating mga teams at sa ating mga nasa government para mapagtulong-tulungan yung pagtulong sa ating mga kababayan. Lalo na ngayong, bagamat huminto, pero hindi natin alam kung sa buong magdamag ay magpapatuloy pa rin or magkakaroon pa rin ng malalakas na pag-ulan dito sa atin sa Metro Manila, maging yung mga karatig probinsya. Kaya ang UNTV News and Rescue po ay katuwang ng ating gobyerno na nakikipag-aisa sa pagtulong sa ating mga kapwa-tao. Sa lahat po ng mga kababayan natin, Victor, na nagnanais na or meron kayong assistance na kailangan, maaari po kayong tumawag sa rescue hotline ng UNTV News and Rescue. Tumawag lamang po sa 0923-544-5376. Or pwede po kayong mag-message sa ating official Facebook page, ang facebookpage.com ng Tulong Muna Bago Balita page. Pwede po kayong mag-comment dyan or mag-message directly para po kayo ay matulungan. Isa lang din sa magiging ano natin, Victor, yung circulation kasi ng information, nakikita rin natin yan. Kailangan po ang isang hihingi po ng tulong, at least maging updated din po dun sa mga rescue hotline ng ating mga lugar. Malaking bagay po yon para kung tayo ay hihingi yung pinakamalapit na rescue, especially yung ating mga areas, ang makaka-respondi agad sa atin na pinakamalapit. Pero ganun pa man, Victor, open po ang UNTV News and Rescue dahil nasa nationwide scope po yung ating operation. Kami po ay tutulong sa ating mga kababayan. Una, kung atin pong maaabot yung ating kababayan, ay gagawin po natin. At kung hindi naman po aabutin o kakayanin ng kapasidad ng reach ng UNTV News and Rescue dahil ongoing din po yung ating operation ngayon, makaasa po yung ating mga kababayan na tayo ay nakikipag-ugnayan sa local DRRMO ng iba't ibang lugar para po mas makatulong pa tayo sa ating mga kababayan. Yan muna ang update mula rito sa Command Center. Victor, back sa'yo. Maraming salamat, Benedict Galazan, mula dyan sa UNTV News and Rescue Command Center. Buhay na buhay ang diwa ng bayanihan na ipinakita ng ating mga kababayan ngayong panahon na marami ang apektado ng pag-ulan at pagbaha dulot ng bagyong Karina at Habagat. Ang mga security guard na ito ng UNTV BMPI ay nag-ambagan mula sa kanilang sariling bulsa. Nagkusa ang mga ito na mamigay ng mainit na kape at nilagang saging sa mga motorista na na-stranded. Ikinatuwa naman ito ng ating mga kababayan, lalo na yung mga nabasa ng ulan. Anila, ang maliliit na bagay na ito ng kawang gawa ay malaking tulong sa kanila sa mga ganitong sitwasyon. Samantala, sa Malagasang, Imus, Cavite naman, nagtulong-tulong ang Members Church of God International para maghanda ng mga food pack, bigas, biskwit at iba pang relief items. Ipinamahagi ito sa mga kababayan natin na naninirahan doon sa tabi ng creek. Inanunsyo na ng Malacañang na suspindido pa rin bukas ang klase at pasok sa trabaho sa lahat ng tanggapan ng gobyerno. Bunsod pa rin ng bagyong Karina at Habagat. Sakop ng suspensyon ang Metro Manila, Central Luzon at Calabarzon Region. Samantala, ipinauubayan na muli ng Malacañang sa mga pribadong kumpanya ang pagsususpende ng pasok sa trabaho sa private sector. Narito ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng mga awit 69:30 na nagsasabi, "Aking pupurihin ng awit ang pangalan ng Diyos at dadakilain ko siya ng pasalamat." At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po ay makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.